Miracles are still relevant. Miracles are not outmoded realities. Miracles are still possible for those who believe. Kinikilala natin si Maria bilang the Virgin Most Pure, tapos meron din tong La Purissima Concepcion, no? Bago pa po yung Immaculate Conception. Na si Maria ay kinikilala natin na Birheng Kalidisinisan at siya nga ay pinaglihi ng walang minanang kasalanan. Yung simula ng pagkaparamdam ng Mahal na Birhen ng Immaculate Conception ay may pinag-usapan ng milagro, na sa Miraculous Medal. At napakainam na sampalatayan na natin na meron pa rin milagro sa pamamagitan mula sa Panginoon sa pamamagitan natin debosyon sa ating Mahal na Birhen. Dito po ginaganap ang sakramento ng binyag kung saan, no, sa pamamagitan ng sakramentong ito, ang mga bata o yung sino kahit naman may edad na sa sakramento ng binyag ay nagiging bahagi ng ating simbahan. Parang naiiba si St. Teresa of the Child Jesus. Hindi siya sa kasaysayan ng ating simbahan ay parang nagiging taliwa siya. Bakit nandyan si St. Teresa? Ngayon po ay puntahan naman natin ang mga simbolo at mga larawan na makikita natin sa cathedral na ito, no? Sapagkat ang simbahang ito ay hitik sa mga simbolo at hindi lang ito yung bang kahit ano na lang ang ilalagay. Nakikita ko po na ako yung unang dumating dito 2 years ago, ng before the installation. Nakita ko kagad kung gaano kaganda ang simbahang ito at gaano ka elegante, no? Di ba maraming mga bagay na walang katuturan, no? Lahat ay nakalagay sa maayos na lugar at meron siyang ugnayan sa isa't isa. Kaya po, ipapakita po natin sa ating mga kapatid na taga-subaybay na kung ano-ano ang mga simbolong ito. Andito po tayo sa loob ng ating katedral, basilica, at tayo ay dadalaw sa mga simbolo na naka-display dito sa basilica upang ito'y maintindihan natin, sapagkat hindi naman lang ito palamuti, kundi ito ay nagsasaad ng mga punto ng ating pananampalataya. Ano po ito, Father Arvin? Sa main retablo po ng ating katedral ay makikita natin ang imahe ng Mahal na Birheng Maria, ang Immaculado Concepcion. Ang image po na ito ay nilikha ni Teodoro Ople, o mas kilala bilang tawag na Don Ding, noong 1937. No? 1937 po, bago magpiesta ng December 8 ang parokya, ay binasbasan at na-inaugurate ang magandang image na ito ng Immaculate Concepcion. At katulad po nung nasabi natin, ito ay nagawa rin ng canonical coronation noong Golden Jubilee Anniversary of the Diocese of Malolos. Yan. Sa ibabaw po ng main retablo, makikita natin yung krus. No? Siyempre, alam natin na ang crucifix, no, ang sentro at kaugnay ng pagdiriwang natin ng Banal na Eucharistia. Kasi yung pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan at dugo na nabayubay sa krus ay parehong pag-aalay ng katawan at dugo na tinatanggap natin sa Banal na Eucharistia. At ano naman ang nasa taas? Meron po tayong dalawang painting sa taas. Yung isa po ay Filipino version ng creation. No? Kaya makikita po natin dyan yung Tree of Life ay puno ng niyog. Tapos iba't ibang halaman, mga hayop at sceneries na makikita natin sa Pilipinas. Ito naman pong isa na directly above the altar ay Coronation of the Blessed Virgin Mary. At makikita natin ang correlation
ito ay si Eva. Opo. Ito ang mahal, mahal na Birhen. Sapagkat ang mahal na Birhen ay tinuturing natin na pangalawang the Eva. New Eve. No? Ang bagong Eva na nagre-restore kung ano man ang nawala dahil sa ginawa ng unang Eva. Siyempre po, sa gitna po ng ating retablo, inandyan po ang ating Blessed Sacrament, ang Tabernacle. Maganda pong makita din natin na sa ilalim nito ay may symbol po tayo ng dalawang isda at apat na tinapay. No? Alam po natin na ang Panginoon ay gumawa ng himala, mayroong dalawang isda at limang tinapay. Dahil dito, napakain niya yung lahat. Dito po sa symbol po nito, na yung apat lang yung tinapay na nandun sa basket, kasi yung ikalimang tinapay is the bread of the Eucharist. Wow. Andyan pala yung symbolism. Oho. Ito naman pong main altar natin. Makikita po natin dito yung symbol of the Lamb of God. Alam natin si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng buhay sa kanyang katawan na dugo para sa ating kaligtasan. So ito po yung simbolo ng ating main altar. Meron pong dalawang simbolo rin na sa kanan at kaliwa ng ating retablo. Ano po ang kahulugan niyan, Father Arvin? Ito po ay yung simbolo ng Vatican. Yung sa kabila naman ay ang insignia ni Pope Francis, no? Kasi ang simbahan pong ito ay isang basilica, kaya naka-display din po dito yung mga simbolong ito. Kasama po niyan yung ating umrulukum at intinubulum na nagpapakilala na ang simbahan ay basilica dahil mayroong ganitong mga simbolo. So ito po yung ating baptistry. Dito po ginaganap ang sakramento ng binyag kung saan, no? Sa pamamagitan ng sakramentong ito, ang mga bata o yung sino kahit naman may edad na sa sakramento ng binyag ay nagiging bahagi ng ating simbahan. Sa likod ng baptistry ay ang altar ng Santo Niño sa gitna at kasama niya dito si San Jose, ang kanyang ama, at si San Joaquin, no? Na kinikilala natin kanyang lolo sapagkat siya yung ama ng Mahal na Birheng Maria. Noong nasunog po ang katedral noong 1899, hindi pa agad nakapagtayo ng bagong simbahan at bagong retablo sa gitna. Ito po yung pansamantalang inilagay na retablo mayor ng katedral bago magawa, no, yung kasalukuyang retablo natin. So makikita po natin dito ang imahe ng Mahal na Birheng Milagrosa. Gayun din naman yung pagkamatay ni San Jose. Nandyan din po yung image ni St. Francis of Assisi, St. Anthony of Padua, St. Catherine Labore, sa taas po ay yung symbol din, no, ng Our Lady of Miraculous Medal, yung M po na may cross sa ibabaw. Ano pong kahulugan ng mga Franciscan saints na ito? St. Francis at St. Anthony of Padua. Anthony of Padua. Ang Bulacan po noon ay nahati sa dalawang district ng mga misyonero. Yung isang part po, yung area ng Maycawayan, Valenzuela, San Jose del Monte, Santa Maria, yan po ay na-evangelize ng mga Franciscans. Tapos sa area naman po natin dito, Malolos, Hagunoy, Paumbong, Plaridel hanggang San Miguel ay mga Augustinians yung nag-evangelize. Kaya kahit paano, nandun din yung devotion sa mga Franciscan saints dito po sa Diocese of Malolos. Andito sa baba ang mga Franciscan saints, ngunit saan naman natin mahanap yung mga Augustinian saints? Sa ibabaw po ng retablong ito, nandun po si San Agustin at si Santa Monica, no? Kasi nga ay Augustinian church po tayo, sila yung nasa ibabaw ng retablo natin. Dito po tayo sa sinasabi nating nave ng ating basilika. Ito yung bahagi na kung saan ay nakaupo o nanatili ang mga tao, no? Sige po. So sa area po na to, nakikita natin yung pulpito. Ayan. Dati ay dito nagpapahayag ng sermon yung mga praile. So nakaukit dyan ang imahe ng apat na evangelists. Bakit po kaya si San Marcos ang kanyang simbolo ay leon? Si San Lucas ang kanyang simbolo ay isang baka? Si San Mateo ang kanyang simbolo ay isang tao? At ang si San Juan ang kanyang simbolo ay agila? Si San Marcos po, ang ginamit na simbolo sa kanya ay isang
Leon, kasi yung kanyang gospel ay nagsimula sa pahayag na may isang tinig na sumisigaw mula sa ilang. Okay. Father Albert, si San Lucas ay hayop sapagkat nagsisimula ang kanyang sinulat sa pag-aalay. Ganun din naman yung kay San Mateo, kasi nagsimula yung gospel niya sa genealogy of Jesus, no? Kaya nagpapahayag ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo, kaya tao yung ginamit niyang symbol. At si San Juan? Si San Juan naman ay agila, kasi alam natin na mataas na yung theology at yung pakahulugan ng gospel na kanyang isinulat. Na parang agila. Na tulad ng isang agila, mataas lumipad. Sige po. Dito po tayo sa mga bagong installed na mga either palamuti o imahin na nagbibigay din sa atin ng katesismo tungkol sa ating pananampalataya. Ito po ang imahe ng Sagrada Familia, ang Panginoong Hesukristo, si San Jose at ang Mahal na Birheng Maria. Balik po tayo sa transept ng cathedral. Nandito po tayo ngayon sa kasalukuyan sa nave. Ang transept naman ay yung parang yung sa gilid naka, po. Naka-cruise, no? Apo. Ng nave. Ito po yung mga kumbaga yung mga arms. Apo. Bisig. Bisig po yung transept yun. Tapos yung katawan yung nave. So sa mga gilid ng dome ng ating katedral, ay makikita ulit natin, no? Ito naman ay painting ng four evangelists sa bawat gilid. Kung tayo po ay nakaharap sa retablo, ito po yung transept sa kaliwa. At ano naman po ang makikita natin dito sa side altar na ito, Father Arvin? Ito po yung tinatawag natin na Jubilee Retablo. Ginawa po ito noon lamang 2012 bilang bahagi pa rin ng Golden Jubilee Celebration ng Diocese of Malolos. Sa itaas po ay makikita natin ang imahe ng Divine Mercy. Nandyan din po si Saint Sister Faustina kasi nasa Diocese of Malolos po ang National Shrine of the Divine Mercy. Nandyan din po yung imahe ni Mother Teresa of Kolkata. Pagkatapos ay sa gitna, ang Mahal na Birhen ng Our Lady of Consolation, no? Kasi bilang pagkilala na bahagi ng evangelization ng Diocese of Malolos ang mga Augustinians. Sa gilid po ng Our Lady of Consolation ay si St. Andrew Kim Taigon at si San Pedro Bautista. Silang dalawa po ay napunta sa mga simbahan natin, sa Maykawayan at sa Lolomboy. Sa ibaba naman po ng Mahal na Birhen ay si Pope John Paul II, kasi siya po yung nagbigay ng karangalan sa ating katedral upang maging isang minor basilica. At sa kanyang gilid po ang dalawang Pilipinong santo na sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Makikita din po natin sa retablong ito ang simbolo ng pelikan na nagpapahayag din sa atin ng kahulugan ng Banal na Eucharistia. Ito po, Bishop. Yung pagbibigay ng ang pelikan kasi, according to mythology, ay nagbibigay ng kanyang dugo, ng sariling dugo para sa kanyang mga anak. Mga anak. Kung wala nang makakain yung mga anak. Ito ay nagiging simbolo, ginagamit ng simbolo ng ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay nagbigay sa kanyang sarili, ang kanyang sariling dugo at laman para sa pagkain espiritual sa kanyang mga alagad. At makikita din po natin ang pelikan sa original site kung saan naganap ang Last Supper sa Israel. Dito po tayo sa huling side altar o retablo sa ating basilica. Okay, so, naka-inspire naman po dito ang Our Lady of Fatima, si Santa Ana, ang ina ng Mahal na Birheng Maria, at si Saint Therese of the Child Jesus. Parang naiiba si Saint Therese of the Child Jesus. Hindi siya sa kasaysayan ng ating simbahan ay parang nagiging taliwa siya. Bakit nandyan si Saint Therese? May devotion din po kasi ang mga taga rito sa Malolos. Una sa Our Lady of Mount Carmel kasi kalapit na simbahan po natin Baraswain Church, Our Lady of Mount Carmel. Tapos siya po yung patrona din ng mga Third Order Carmelites na sa diocese natin. Meron din po kasi tayong monasteryo ng Our Lady of Mount Carmel. Kaya yung may devotion din tayo sa kanya dito. Dito po tayo sa Cathedra. Siyempre po. Ano pong kahulugan niya? Yan.
Ang simbahan pong ito ay tinatawag na cathedral kasi dito matatagpuan ang cathedra. So, ang cathedra po ay isang upuan kung saan dito iniluluklok ang obispo ng isang diocese. So, tanda nung kanyang pangyarihan at siyempre katungkulan na manguna, magturo at maglingkod sa mga tao. Sa ating pong cathedra ay matatagpuan natin ang imahen ng Good Shepherd kasi ang isang obispo ay dapat na tumutulong o tumutulad sa ating Panginoong Hesukristo bilang ang mabuting pastol. So, siyempre po, Bishop, no, nandyan po yung inyong coat of arms bilang kasalukuyang obispo ng Diocese of Malolos. At sa simbahan din ito ay nakalibing ang mga yumaong mga obispo ng Diocese ng Malolos. Apo. Pupuntahan din natin at magbigay tayo ng pagpupugay at pagkikilala sa kanila at magdasal din tayo para sa kanilang mga kaluluwa. Apo. Tayo po. Nandito po tayo sa kripta ng cathedral kung saan ay nakalibing ang mga nakaraang obispo, mga obispo ng Malolos. Father Arvin, ibigay po sa una pong nalibing dito si Bishop Manuel del Rosario. Siya po ang pinakaunang obispo ng Diocese of Malolos noong itinatag ito noong March 11, 1962. Siya po ay pumanaw noong March 23, 2009. Pangalawa naman po si Bishop Cirilo R. Almario Jr. Siya po yung ikalawang obispo ng Malolos na italaga siya noong September 15, 1977 at pumanaw noong October 14, 2016. Ang pangatlong obispo po ng Malolos ay si Bishop Jose F. Oliveros. Siya po ay naitalaga bilang obispo natin noong August 5, 2004 at pumanaw naman noong May 11, 2018. At bilang pagtapos ng isang yugtong ito ng ating OOTD, hinihikayat ko po ang mga nagsusubaybay na magdasal para sa eternal repose ng ating mga yumaong obispo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakaraw, patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahinto sa susuwid. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming kasalanan ngayon kami mamatay. Amen. Iwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para ng Ina. Eternal rest grant unto the faithful departed, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.